isa pang pagpalang araw sa bawat isang nanonood dito sa aking channel. Ngayon naman ay pupunta tayo for the first time ngayong taon sa aking garden sa umaga. Dahil nga kukuha tayo ng napakagandang bulaklak ng ating zucchini at mag-harvest na rin tayo ng kanyang mga bunga. Kaya samahan niyo ako ngayong umaga sa aking bahay kubo Ortodilino. Ayan, dumating na po tayo dito sa ating garden, kaso napaaga tayo dahil ang bukas dito, ayan, alas 6 ng umaga at ay nagsasara ng alas 9, kaya tayo na naman ang kaunahan dito. Makikita nyo, automatic to itong aming gate na ito. Ayan, Cerramiento Automatico Electronica. Kaya daig daw nung maagap ang masipag, no, may kabaliktaran na sinasabi natin. Sinasabi nung iba, daig daw nang masipag ang maagap. Ay tayo na paagap, ay kaya kailang humusga kung anong masasabi natin ngayong araw na ito. Ayan, nagbubukas na yung ating, yan, nagbukas na, nagbubukas na yung automatic nating gate dito. Kaya tayo yung kaunahang makakapasok dito. Wala pang dumadating. Ayan, oh. Okay, pasok na tayo sa ating garden. Eto na tayo sa bahay kubo ni Lino. At tayo ay nagsosolo dito. Wala pa tayong nakikita at alam naman natin na tayo lang ang pumasok pa dito. Kaya tara na sa loob ng aking bahay kubo. Napakagaganda lago ng ating mga lettuce. Talagang ito'y uumpisahan na nating kunin dahil malalaki na siya. Ayan, kung mapapansin nyo nga, kapag kaumaga ang bulaklak ng zucchini, ayan, nakabukas, nakabuka. At isang araw lang tayong hindi pumunta rito, Saturday, dahil hindi tayo pumupunta rito normally dahil nga rest natin, pahinga. Pero sa isang araw nating hindi pagpunta dahil nga umalis ako dito nung Biyernes, ganito lang kalaki yung bunga. Teka, alin ito? Para pangkaraniwan na itong isang bungang ito. Pero ngayon, sobrang lalaki ng bunga nitong ating apat na punong ito. Eto. Kaya marami tayong makukuha. Lalaki. Sobrang lalaki na dahil yung ating may bahay ayaw nang gay ang sobrang lalaki. Yan, mapapansin nyo yung hindi nakakakilala ng zucchini. Ito po yung zucchini na sinasabi ng iba na ang dahon daw ay parang kalabasa. Kapag ka maliliit pa siya, akala nga nung iba kalabasa, pero kapag ka lumalaki na, ayan ang nagiging dahon niya at yung bunga niya. E dito sa ating apat na puno na ito, napakadami tayong makukuha. Ay, napakadami ng mga maliliit na mga bunga. Punta naman tayo dun sa aking isang hanay sa kabilang part. Ito na yung isang hanay. Ito yung 10 pieces na sinasabi ko lagi na ito yung ating itinim na buto. At ito na yung mga bulaklak niya. Ang laki na rin ng mga bunga. Ayan. Kaya marami tayo ngayong makukuhang mga bulaklak. Madami tayong maiiludo ngayon sa ating bulanglang
o yung dinding-ding. Napakadami talaga nito. Okay. Eto din sa kabilang part tayo pumunta, sa kabilang dulo. Dahil aayusin natin ngayon ito, dahil nga ayan, pumunta na dito sa taniman natin ito ng ampalaya at sitaw. Itong napakalalaki at napakalagong ito na sukini. At ipakikita ko nga pala sa inyo yung dating mga dalawang tanim ko dito. Isa-isa lang ang aking itinira, kaya doon sa kabilang part ko itinanim. At yung mga nakakaalala nung previous video natin, dahil nga itong aking garden na ito sa likod ay yung katabi, hindi siya pumunta rito, hindi siya pumupunta dahil nga ni hindi siya naglinis. Kaya ang ginawa ko habang ako ay pumisan, may time pa pala sa dami ng ating ginagawa, eh ako naman yung hinayang dito sa part na ito. Dahil nga napakasukal, dahil pumupunta sa akin yung dumi o yung mga damo, inuutay-utay ko yung hukayin yung mga tagiliran. Kaya yung mga dobleng sukini doon na itinanim ko, inilipat ko dito, at saka yung mga kalabasa na doble-doble ang tanim, dito ko inilipat. Kaya ito, mapapansin nyo, itong part na ito, napaka dami ng tanim, halo-halo yan, dahil nga yung mga nakukuha kong mga sumisibol kung saan-saan, o yung lalo na yung mga kamatis, dito natin itinatanim. Kaya ayan, naghalo-halo na, mayroong kamatis, etong zucchini, at itong kalabasa. Ayan, halo-halo siya, dahil nga ang ating plano dito, kung hindi man dumating yung may-ari, at ang sabi ko, kahit doon sa mga katabi natin dito, kung pupunta man yung may-ari nito, ipinagawa ko na siya ng kanyang garden. Kaya, ayan, marami tayo ding ma-harvest dito. Mga isang linggo pa lang siguro, makakapag-harvest na tayo dito, dahil nga itong kalabasa ay gumagapang na. Kaya tayo ay makakapagbulang lang na dito ng ayos. At yung mga umu-order sa atin, yung mga nagsasabi, marami tayo ditong maibibigay, dahil mahaba to, itong part na ito. Itong pathway na itong tagiliran, tinaniman natin lahat yan hanggang sa dulo. At pati nga yung gitna, yon, nilagyan ko yun ng kalabasa, para nga naman ito ay pwedeng gapangan itong malawak na ito na hindi nalilinisan. Kaya dito ko na rin inilipat yung aking mga malalaking masitera na may mga tanim, para hindi nakakasagabal sa ating trabaho dun sa kabila. Kaya mamimitas na tayo ng ating bulaklak at bunga ng ating zucchini. Ito na yung nakuha natin ngayong araw, ngayong umaga. Isang timba yung mga bunga at yung kanyang napakagandang bulaklak. Kaya napakaganda, at mas masarap pumunta talaga dito kapag ka umaga, dahil nga maganda yung klima, hindi mainit kapag tanghali. Kaya ayan, marami tayong magugulay. Kaya kita nyo naman, napakaganda ng ating taniman dito. Talagang alaga lamang ang kailangan. Hindi na natin maintindihan kung alin ang uunahin dito kapag ganitong nagsabay-sabay na ang ating mga
gawain. Kaya nawa ay nakatulong tayo sa ating ibang mga kababayan na ibig ding magtanim. At yan, kita nyo naman ang aking mga tanim dito. Stressless na sinasabi. Kaya nawa ay pagpalain at mabuhay po tayong lahat.